paano solusyonan ang problema. Hindi yung kunting problema mo lang, tatawag na, sir, tulungan niyo ako po. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, no? Sus, nako. Mr. Sam, gaano ka totoo? Mamaya ipaparinig ko sa inyo. No? Ngayon, magpapatira na ako. Hindi pa kumplito yung pagbanggit ni Mr. kung saan dito kanina. Sam na lang, no? Oo. Siya naman, anong pangalan niya? Bung lang. Alam niyo kung pinili niya? Hindi rin. Ako, magpapakilala ako. Yung tunay ko na pangalan at kailangan may apelido. Huwag kayo basta-basta magtitiwala sa mga taong nakatayo dito na hindi nagpapakilala. Bakit? Puso na yun ngayon. Nagbibigay ng number. Pagkatapos, sasabihin na sa'yo, nanalo ka. I-play muna sa GCash mo. O lang, ingat kayo. Kaya nung malabas sila dyan. Okay, pangalan ko. May mga ballpen? Yes. Ballpen. Hindi siya nakilip. Kung nag-duty ko ng kabi sa barangay. Tanog ka siya ako. Sabi na ba? Sabi na ba? Oo nga. Hello? Tanog ka yun. Pero ano po kini parang tanog? Kaya sa akin. Ang tanog. No? Ako. May pampagigas. Okay. Pangalan ko, bilang may Mrs. Ang Garbos, nagpagsalita ng Mrs. Patinos pa rin ang Sir Day. Nandito rin po kayo may mga tatanong, Mrs. Sam, pagkira dito na dito kami nagsalang para mga services para sa inyo. Ang iba na tatanong, Mrs. Sam, ano na naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo pa naman ang buong detalye sa aking pagbabayad. Nako, pende. Pende? Mabilis? Mabagal? Mabilis! Ma'am, ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Hindi pa sumagot eh. Mabilisan o matagalan, ma'am? Sagot! Matagalan! Yan ang gusto ni ma'am. Matagalan! Matagalan! Fail na fail! At ang mga nangyayari, tama? Habang nag-aatid, nakikinig, matagal man, pero nag-absorb sa kanyang bahay. Tama? Yan ang ibig sabihin, wala kong sinabi masama. Kaya di ba, nag-isip na agad yung masama, ano ba itong speaking na ito? Kung ano ang pinagsasabi? Di ba? Yan, matagalan. Marami kang matutunan. Pag mabilisan, iwas ano? Uli. Sa traffic. No? O, pangalan ko, Mr. Sam. Hindi niya manapukya. O, pangalan ko, Sam Tebarosa. Sa probinsya, pangalan ko, Samuel. Dito, nilimit up ko lang kasi Manila eh. No? Sam. Ayos ba? Okay! Sino mga Bisaya dito? Bisaya? Daghan kaayo. Yung daghan kaayo, salita, ano yung Thailander? Yan. Ang ibig sabihin, mga gwapo kayo. Okay! Ma'am, hayaan mo ma'am, naintindihan mo yan? Hindi. Pag hindi mo natindihan, naintindihan ma'am. Ibulong ko na mamaya sa iyo. Magtanong ka lang. Ako ang bahala sa iyo. Okay! May inantok? Wala. Wala. Pagdating sa parko, walang inantok. Walang gutom. Pag-uwi, busog na busog. Nang ano? Hangin. Okay! Kaya tiyan na sa mga nandiyan, patik-stitch dyan, madidistract na talaga, may watak ka sa akin. Okay! Sam Carbajosa. Yan. Mr. Sam, bakit ka rito? Nandito ko, just in case of emergency. Ngayon, sino ang isabot ng mabot ng 20 years sa labas ng masa? 20 years! Wala! 15 years! Meron! 10 years! Meron! Wala! 8 years! Meron! Wala rin! 5 years! 5 years sa labas ng bansa! Sir, ang mga trabaho mo doon, sir? Special education teacher. Sir, your profession is education, tama? Yes, sir. Kailan ka nag-graduate? 2013. Sir, what is education? Education is forming the minds of our youth to become productive citizens of the country. In short, molding. You mold their minds. Ganito magpaliwanan. Mahaba lang. Ang sagot na isa dito. Pero what is education? Sabi niya, sir, pagtuturo sa mga bata.
No? Ang sabi ko naman, sir, education is a continuous process of learning. Short and concise explanation. Sir, salamat. Sa may mga kamay. Maraming salamat. Maraming mga kamay. Bahala na kayo dyan. Education, you know? 1992. Graduate batch 1992. Anong major, sir? Major. E. Secret. BSIE ako, sir. BSIE. Industrial. Yes, sir. Kaya. Habang ako'y nag-director, kaya ay wala akong lesson plan, sir. Yan ang pinaka, ano ko, manual ko. Nagsasalita ko, pagkatapos ko mag-director, tapos, hindi ako gumawa ng lesson plan na nangungupya sa iba. No? Sila nagpukupyaan. Bago pumasok, wala sa akin, dito lang yan. Ikaw, sir, kaya kita yung drawing. Sabi mo talaga yung katawan mo. Madali lang i-drawing. Bilugin ko lang, oh. Lagyan mo lang matatapos na. Okay. Meron mga engineers dito, engineers. Ay, napagod kayo. Hindi ako, iningal. Okay. Masaya, no? Ganun daw, sir. Ang teacher daw, you act like an artist. Marunong ka magpaiyak, marunong ka magpatawa, no? Kaya awal, mamalo. Kasi pag tinalo ang estudyante mo, pwede kang kasuhan ng ano, sir? Child abuse. Child abuse. You will be fired. Anong ano yan? 76-15. Ingat. Ay, hindi naman sabi, hindi naman kami mga bata dito, ah. Hindi kami mga bata. Pero magtatanong naman, nagpidos kayo naman, sir? Saan kayo nagpidos? Sa Asco, sir. Sa Asco, ikaw, sir? Ano, J1 kasi ako, sir, sa CFO. Ha? J1 ako, Virtual Exchange Visa. Ha? Sa CFO. Hindi ka na nagpidos? Hindi po, hindi sa POA. Pero lamahan ka pa rin sa ako, pidos? Ako, nagpidos ka rin. Natandaan mo kung nandun ako. Nakita mo ko doon, hindi? Hindi. Hindi. Ikaw, sir, nakita mo ko si Pilip Pidos, ano mo doon, hindi? Hindi. Tama yung mga sinasabi nyo, kasi wala naman talaga ako doon. Tama? Mr. Sam, bilisan mo na, puro parang patawa eh. Puro lang patawa, pero magtatanong lang, lahat ba ay nakapagsena ng kontrata? Nakapagsena ng kontrata, taas yung mga may. Thank you. Sinong hindi pa nakapagsena ng kontrata? Taas yung mga may. Thank you. Kamusta ang excitement? After Mr. Bong, 100% ang excitement? No? Kasi makaalis na, tama? Yun ang gusto ko. Sana hindi mabawasan ha. Kasi dito, pag nagtanong ako at may nangyari sa'yo, ibig sabihin, bawas lagi ng 20%. Pag-usapan natin ngayon, batas na dapat mong malaman mga first-timers, it's abroad. Kasi kung it's abroad ka, hindi mo ako nakita noon, hindi mo ito, hindi mo ito narinig noon sa akin. Tama? Kasi ngayon ka, nandito ngayon at ngayon mo lang ako nakita. Maraming speakers dyan. Marami. Magagaling. Pero pagdating dito, sa part ko, iba po ito. Iba ang part nila, iba ang part ko. Yung part nila is part ko. Pero ang part ko, hindi nila part pagdating sa tinatawag na welfare assistance just in case of emergency. Ang daming pitos dito. Pero tanongin mo, kahit hindi pa pitos dito, bakit nakarating ang mga sumbong? Pag inog mga reklamo, no? Nandiyan sa loob ng cellphone ko. Marinig niya. Ganun pala sa labas ng mansa. Ganun po. Kaya, ang nilalaman nito, napakarami. Kung tatalakayin ko isa-isa, hindi tayo matapos ng 2 oras. Bago mag-lockdown, 1.5 hours ako. Ngayon, 30 minutes na lang. Ayos ba? Ngayon, Mr. Sam, ano yung sinasabi mong batas? Nagtanong ako kung sino ang kapagsay ng kontrata. Hindi. May tumaas ng kamay, mayroong hindi. Nakapagtanong ako, nabakot? Kung sino ang kapagsay. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-pidos, dapat siya ay nagpag-sign na ng kontrata. Sabi niya, ha? Sign ng kontrata, bakit kami? Wala pa. May ibig sabihin, tulad ng sinabi ko kanina, yung 100% mo excitement kanina,
mababawasan na ng 20% ang natira is 80% sa binigba. Ganun pala. Kaya dapat, nakapagsayang ka naman buka. After ako sa ilbukrata, magpilos din. After ako pilos, dapat ilang araw na lang ay fly na. Kasi bakit? Nasa patas. Ang isang OFW, mula ng apply na kabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat nakaalis na siya ng Pilipinas. Dapat, wala na siya ngayon dito sa loob ng pilos. Sabi ng iba din, oo nga. Kami ilang buwan na nandito pa rin. Another 20% ang mapabawas doon. Ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapag-pirma ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidus, ang iba nakapag-bayad ng placement fee. Tama? Yes, sir. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? 20,000. Dapat equivalent of 1 month salary. Ang iba, nakatingin lang sa akin, bakit ano? Sobrang laki. Normal lang yun. Another 20% na naman ang mababawa sa'yo. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa Max Mall, hotel, o restaurant, dapat sa loob ng agency, hindi sa Max. Sabi ba, eh dapat ito sa Jollibee. Dapat sa loob ng agency. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang mababawas. Ang natira is 20 na lang. At dapat ay merong kaukulang resibo. Sabi ni iba minsan yan, ikaw may resibo ka ba? Ingat, no? Ang hirap. Another 20%. Pag walang resibo, ang natira, wala na. Ngayon, magtatanong ako. Kasi ang iba, nagdadalawang isipan na kung tutuloy ba o hindi. Ngayon, ang tanong, isigaw nyo ng pinakamalakas. Mahina lang man ang pagtanong ko sa inyo. Isigaw mo na parang galit ka. Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy! Mahina, tuloy, hindi. Tuloy! Suka! Tuloy! Basag-basag na. Kasi may nakita ko dyan, siniko yung katabi. Tuloy ka pa. Problema na. Problema. Hindi pa yan, hindi pa tumakay mong para ito dyan. Tuloy. Tuloy. Nangyari man sa'yo. Ngayon, huwag naman sana. Dapat, para magagat sa inyong agency. Bakit? Maraming gumagamit sa parang agency na gumagaling mananalita, parang ako. Pagkatapos, na-convince ka, pagpabayarin ka, pagbayad, no? Wala na. Sige, tuloy po lang doon sa agency. No? Wala, hintay mo na. Sige, ang process, ang process. Magtataka ka ilang buwan, hindi ka pa rin nakalis. Yung parang biktima ka na tinatawag na, hindi ka. You are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 84 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking. Violation. Kung ang criminal na kapatay, na kulong makapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Mr. Sam, bakit alam mo, yan ang trabaho ko mula na hanggang ngayon. Kaya kung bakit ang cellphone ko nakatutok sa inyo. Kasi minsan, hindi ko nahuhuli sa labas. Dito po sa loob ng pilos, nahuhuli ang suspect. Kasi, mag-a-abroad na rin na. Requirements kasi ito. Nagbagong buhay na. Ayos, no? No? Kaingat kayo. Nako, katulad ng isang kernel, dumali, 150 OFWs, fresh graduate, na mga nurses at sa mga surveyors tinali na 150,000 each hinuli ko dyan sa may hinuli namin dyan sa may Arkisa
sa third floor ng isang building. Hindi agency, kundi travel consultancy. I'm a retired colonel. Mr. Sam, sabi ko. I'm Mr. Sam, columnist reporter. Writer ng isang pahalagan. Sabi, Mr. Sam, ang pag-usapan ko. Ayaw si namin ibalik namin ang pera. Mention, ano ibalik ang pera ng bawat isa. Luzon, Visayas at Mindanao na mga otobus, nakakaawa ko sila. Sabi ko, Colonel, alam ko, retired ka, may alam ko sa patas, pero yung patas na nilabag mo, may paglalagyan ka. Non-billable offense. Si Mrs. kinuha yung santo ninyo, may sabit sa balikat, may sabit sa liig, Mr. Sam. In good faith, ibalik po namin ang pera. Sabi ko maputi, naliwanag ang mesa sinasabi ko. Kaya ingat po, ingat. Kaya anong nang mangyari, dapat i-inform ang agency para hindi naman sila madanay. Kasi kawawa naman ang agency, nagtrabaho ng maayos, pagkatapos ginagamit ng iba, pag nahuli, nakulong, sarado ang agency. Kawawa naman. Tama? Tama! Sa labas ng bansa, pumirma ka, masayang-masaya ka na, akala mo okay ka na, kampante ka na, pagdating doon sa labas ng bansa, lahat ng expectation mo ay puro bala, kabaligtaran. Akala mo sasahod ka na ganito karaking sweldo, pagkatapos akala mo sunod-sunod, no? Matanggap po lahat yung pala kulang, no? Tapos laging delayed, problema. Tama? Totoo nangyari hindi? Oo. Hindi lang sa iba, sa iyo. Mas maraming iba ngayon. Ito, katitiks lang ka gabi, sir. Apat na taong unang sahod. Bakit ngayon lang? Ngayon lang nila ako. Kasi lumulutang ang pangalan ko sa social media. Ngayon lang. Ang dami ang pinagalingan ng mga social media na tumutulong ang television at sa radio station. Ngayon lang, nung madiscovery nila, sino? Yung kaagapay, ECTV. Ayan, panay na sumbong. Inuulad kagabi, sunod-sunod ang sumbong. Pati wala yung mag-asawa. No? Pangangalun niya doon sa labas ng matya, isinumbong na sa akin. No? Kaya, anytime, ano man ang mayari, pagbabago sa labas ng bansa, i-inform ang inyong agency. Paghihirapan kayo mag-inform kasi hindi pa-contact, may number ako na ibibigay sa inyo. Ang 0948-093970 at 0965-135-480. Pwede kayong tumawag at mag-text yan. Kung hindi nyo makontak ang inyong agency, yan ang kontakin ninyo. Siya po ang kakatok sa inyong agency at mapakiusapan ng maayos. Ang purpose, mapabilis ang paglutas ng problema na isang problema, nasalip ng isang problema, ipaubayas sa matagal na proseso, no? Ipadaan doon sa mga kilala kulong, pagkatapos bagsak din abogado lang naman, pagkatapos magbabayad ka, manalo o matalo, sayang ang pinaghirapan mo, ikaw lang inaasahan ng pamilya mo, pati pamilya mo apektado. Sa number niya, hindi po siya ang kakausap, diplomate ko eh, mapabilis ang pagsolve ng problema. At ang kagalan, libre ang servisyo. Ayos ba? Ayos. Gusto niyo madalang number niyo? Yes. Okay. Gusto niyo malaman kung sino ang makakausap ninyo? Walang iba. Kung hindi, ako. Nakita niyo rin yung personal, di ba? Oo. Kaya lahat ang problema noon, nangyari kay Sara Balabagan at engineer din na Aquino, nakulong at tinatulan ng kamatayan, sino tumulong nun? Walang iba kami nun. Magkasama kayo na dating buso si former Ambassador Sinires. Naging 8th class si Chema, naging congressman si Ambassador Sinires. Year 2013, namatay siya. Ako, nandito pa rin. Tuloy ang pagtulong sa mga katulad niyo ng mga OFWs. Kaya lagi nun, pag may problema, lagi nakalabi yan sa radio. Pag sinabi yung buras, salong sarapakat, ito si Mapatrol 141. Ang nagulat si bilang may tulong lakas 50,000 watts. D-W-I-Z! Ako ko yun. Sa isang radio, pag sinabi, mula sa Manila, ito ang RSUs. Sabi ka naman sa ang naglilikod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Ma'am, maganda mag-busis ko. Salamat, ma'am. Kasi iba, sumasagot, ay hindi. Sabi sa akin, eh, pangit mo eh. Pero may tagapagtanggol ako. Kung sino ang pinakamaganda sa loob ng Pilos, siya pa ang tagapagtanggol ko. Masabi sir, bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Kung tinanggumang, sa ano yan? Ang sagot sa akin, mga sir, sir, sa performance yan. Wala sa mukha, sa performance. Sa isang diaryo, ako si kagapay natin. Sa isang diaryo, ako si latigo ng bayan. Lumaylo ako sa mga istasyon at saka sa diaryo na yan. Ang ipinagpatuloy ko, ang YouTube channel ko, na kaagapay, space, ACTV. Kung may cellphone kayo at may data kayo, i-on ninyo
Tune in ninyo or i-on ninyo ang inyong data, i-open, pagkatapos i-search ninyo, kaagapay? I-search nyo ngayon. Tingnan nyo kung totoo. Kaagapay? Tingnan nyo sa inyong mga cellphone. Tapos space, ECTV. Kaagapay? May cellphone nyo dyan? Walang load. Kaagapay? Tapos space, ECTV. Makita nyo kulay itim ang salamin. Kulay itim ang sombrero. No? Ayan. No, pag nakita ninyo, walang iba. Nakita nyo na? Walang iba. Kung hindi, ako yan. Dahil nakita nyo na, wala kayong ibang gagawin kung hindi i-subscribe nyo. Bakit? Yan. Isa sa maging tulay, paano mapabilis ang paglutas ng inyong problema. Ayos. Nandyan lahat ang binabanggit ko. Ang hindi ko pa lahat nabanggit, nandyan. Yan mga pinos-pinos lang yan. Pero yung unang kuma-uploads, makikita nyo ba kung saan galing ang mga problema na galing na sa mga sikat, no? Tapos dito lang din pa lang magsak kay Mr. Sam Kaagapay, ECTV. Kaya pag nagpabalita ako dito, halimbawa, may scoop ako pag sinabi, mula sa Rosa Manila, ito ang inyong lingkod, si Kaagapay natin sa Kaagapay ECTV, ang Kaagapay ECTV, patuloy na naglilingkod, nagmamasid, mapaaraman, at saka sa ilalima ng gabi. Ako po yun. Ayos ba? Ayos! Kaagapay ninyo, unitay, libre ang servisyo. Ayos! Thank you! Maliban dyan, bigyan ko kayo ng contact number ko. Okay ha? Sinong gusto mong umuwi ng Pilipinas sa tagumpay? Taas yung mga may. Thank you, halos lahat. Sinong gusto mong umuwi ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya? Taas yung mga may. Maraming salamat. Yun po ang panalangin ko sa inyo. Amen. Amen. Yan? Simple lang ginagawa ko dito. Pero naka, sa 24 may darating yung inaksyonan ko. Na pinaganon, pinahubad kasi sa harapan ng employer. Sexual harassment. Mapapanood din yan. Yung mga banat ko, no? hindi isa pitos, yung actual na akong salita sa kami, yung mga inaksyonan ko, mapapanood din yan. Yung mga hindi pinapasahod na yan. Yung mga hindi uminom, pinapainom ng tubig na puro kalawang sa loob mga si Araw lang sa mapapanood din yan. Okay? Ngayon, ibigay ko sa inyo yung number. Ito, protection. Isipin mo lagi, dapat hawak, paghawak mo to, isipin mo to, na may protection ka just in case of emergency. Ito ang gamitin mo. Yan. Ito. Okay? Hindi ko na binanggit or banggitin ko man, baka hindi nyo makopya ulit.